Isang sikat at magandang aktres na hindi ikinakahiyang aminin sa publiko na naghihirap siya ngayon, lalo na sa pagtataguyod ng kanyang nag-iisang anak. Iniwan umano ang magandang aktres na ito ng kanyang partner na Indian businessman, kaya ang dahilan ng kanyang pagiging single mother na ngayon. Inamin rin niyang gumagawa siya ng paraan upang makapag-ipon kahit papaano para may aasahan pagdating ng panahon. Naaawa rin ang publiko sa pag-amin ng magandang aktres na ito dahil naghihirap nga siya sa pagbabudget ng kanyang mga gastusin. Ninakawan pa umano siya ng isang mamahaling gamit na sana'y isang investment na rin. Sabay-sabay po natin kilalanin at silipin kung sino ang maganda at sikat na aktres na ito. Pero bago pa man ang lahat, mga ka-virals, patapusin niyo muna ang video ito bago kayo mag-react ng di maganda tungkol sa kwento ng ating video ngayon. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. Marami sa atin ang nakababatid na ang pagiging isang magulang ay isang bagay na punong-puno ng responsibilidad at sakripisyo. Kaya naman, ang pagiging isang magulang ay dapat magkatulong at magkaagapay na ginagampanan ng mag-asawa. Ngunit kung ang mag-asawa nga na magkatuwang nasa buhay sa pagiging magulang sa kanilang mga anak ay nakakaranas pa ng hirap sa pagpapalaki at pagtataguyod ng mga ito, ay paano na lamang kaya ang mga magulang na walang katuwang at nag-iisa lamang sa buhay na nagtataguyod sa kanilang mga anak? Isa sa mga kilala nating personalidad sa showbiz na nakararanas ng hirap ngayon sa pagtataguyod ng kanyang anak dahil sa mag-isa niya itong ginagawa ay ang aktres na si Natalie Hart. Isinilang ni Natalie Hart ang kanyang anak na si Penelope noong buwan ng Pebrero taong 2019 sa Sydney, Australia. At ngayon ngang buwan ng Pebrero 2021, ay magdadalawang taong gulang na ang cute na baby ng aktres na si Penelope. Ang ama ni Penelope ay isang Indian businessman na kinilalang si Mayan Sharma. Ang relasyon ng aktres sa ama ni Penelope ay hindi nagtagal. Kaya naman, ngayon ay doble umano ang hirap na nararanasan ni Natalie dahil sa mag-isa niyang itinataguyod ang pagpapalaki at pag-aalaga sa kanyang anak. Sa isang panayam ng sikat na artikulo sa bansang Pilipinas kay Natalie sa pamamagitan ng Virtual Media Con para sa pelikulang Steel ng Viva Films, ay inamin ng aktres ang hirap sa pagiging isa niyang single mom. Ibinahagi din ng aktres sa nasabing panayam na ang bawat perang kanyang iniipon ay ini-invest niya sa negosyo upang paghahanda na rin sa kinabukasan nila ng kanyang anak. Ang sabi pa nito, "For me, now na habang tumatanda yung anak ko, yung lahat ng naiipon ko ngayon, I'm putting it into business para merong aasahan in the future." Dagdag pa ni Natalie ay binabudget niya ngayon ang perang kinikita niya. Kahit pa hirap ay nagagawa niyang maibudget ng tama ang perang kanyang kinikita, lalo na pagdating sa mga gastusin nila sa tahanan ng mag-ina. Dagdag pa niya, "Medyo ngayon naghihirap talaga ako. Kumbaga, kung ano yung nagagastos ko sa bahay, sa anak ko, binabudget kong mabuti kasi whatever I have now, I'm putting it into business nga. So kung ano na lang ang napupunta sa anak ko. To be honest with you, naayos ko naman. Okay naman so far. Pero ganun talaga ang buhay, kailangan mong magsakripisyo. You have to really budget at yon ang ginagawa ko ngayon." Naibahagi rin ni Natalie na noong magbalik siya dito sa Pilipinas kung saan wala siyang katulong sa bahay at sa pag-aalaga ng kanyang anak, ay nagawa niyang kumuha ng dalawang tao sa isang agency. At dito nga nangyari na labis ang kanyang pagtitiwala sa mga tao, ay naranasan niyang mawalan ng mamahaling Rolex watch. Dahil nga sa pangyayaring ito, ay mas naging maingat na si Natalie.
At upang hindi na maulit ang nasabing insidente, ay minabuti niya na magpakabit ng CCTV sa loob ng kanyang tahanan. Samantala, muli ngang mapapanood ng madla si Natalie sa pelikula ng Viva Films na Steel, kung saan ay makakasama niya rito ang iba pang mga aktres na sina Jennifer Lee, Meg Imperial at Ella Cruz. Marahil ay maraming mga single parent ang nakaka-relate sa hirap na nararanasan ngayon ni Natalie Hart sa pagiging mag-isa sa pagtataguyod ng kanyang anak. Kahanga-hanga nga ang mga single mother dahil kahit na anuman ang mangyayari ay gagawin at gagawin nila ang lahat para sa ikabubuti ng anak. Hindi rin maikakailang lumalabas ang ikanganilay mother instinct na kahit hirap na hirap na'y may dumarating pa ring paraan kung may mga problema ngang dumarating. Gaya na lang sa sinabi ni Natalie Hart na mag-ipon habang bata pa ang anak niya para pagdating ng panahon ay may maaasahan. Karapatan din ng isang ina na magbigay ng sakripisyo para sa mga anak. Iyan ay naisabatas na kahit na saang bansa sa buong mundo. Kaya mga anak, bata ka pa man o matanda na, hayaan niyong mahalin kayo ng inyong mga ina. Kahit matanda na ang ating mga magulang, ay hayaan na nating mag-text o tumawag kahit nasa gitna tayo ng trabaho. Isipin natin na nag-iisa lamang ang ating mga ina. Anong masasabi ninyo tungkol sa vlog natin ngayon? May naranasan din ba kayo na ganyang klaseng eksena ng buhay? I-comment nyo na sa bandang ibaba ng videong ito ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share ang videong ito. At para naman lagi kang updated para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa bandang itaas ng videong ito. Sa katapusan ng video ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya, dito na kayo sa viral trends kung sakaling tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo. Lalo pa kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag kalimutang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa viral trends.